Magpapatupad nga na mga pagbabago ang Commission on Elections o COMELEC para sa darating na eleksyon sa taong 2022. Maglalaan din ang 10 bilyong pisong pondo para sa COVID-proofing ng eleksyon. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Rise and shine, Kenneth! Tuloy ang May 2022 national election sa gitna ng patuloy na banta ng COVID-19 pandemic. Tiniyak ito ni Commission on Elections Commissioner Antonio Ko sa isang online forum. Ayon kay Ko, kakayaning mairaos ang national election sa kabila ng health crisis gaya ng nagdaang Palawan plebiscite kung saan mataas pa nga ang voters turnout. If we can assure the people that it would be safe to go to the polls, they will come. Pero kailangan daw tiyakin na magiging COVID-proof ang susunod na eleksyon. Ito ay para matiyak na ligtas sa mga boboto at maengganyo ang mga botante na lumabas at makapamili ng mga susunod na lider ng bansa. At dahil tuloy pa rin ang banta ng COVID, hindi na rin muna papayagan ang mga nakagawi ang estilo ng pangangampanya. Definitely, because of COVID situation, magkakaroon ng changes sa actual campaign. Yung mga kampanya wherein the candidates will be there, rallies, etc., hindi na yan kagaya nung dati. No? Kasi alam mo naman, tinatakutan natin dito yung super spreader events. Pinag-aaralan na rin ng poll body ang pagpapalawig sa 2 hanggang 3 oras na botohan at per schedule na rin ang filing ng certificate of candidacy ng mga kakandidato. Ipinanukala naman ng non-government organization na Participate na madagdagan ng 10 bilyong pisong pondo ang poll body para magamit sa COVID-proofing ng 2022 elections. This estimate is based on international best practices and the estimated additional cost the government needed to ensure the safe conduct of the Palawan plebiscite in March 2021. Tiniyak pa ng poll body na ikokonsidera nila ito at kasalukuyan ng pinabalangkas sa mga hakbang para sa ligtas, patas at malayang 2022 national and local elections. Nagbabala naman si Dr. Lulu Bravo, Executive Director ng Philippine Foundation for Vaccination, na dapat maging disiplinado ang mga kandidato sa pangangampanya. Marami naman kasi anyang paraan para magpakilala sa publiko nang hindi na isasaalang-alang ang kaligtasan ng marami upang maiwasang tumaas ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Talagang napakahirap, kawawa ang ating bayan. Mm-hmm. Mahal din naman nila ang ating mga Pilipino, diba? Kenneth Pasyente, para sa Bayan.